Mga kapuso, 8 sa bawat 10 Pilipino ang approve at tiwala kay Pangulong Duterte. Resulta yan ng survey ng Pulse Asia na isinagawa noong panahon na may ilang mga isyu na ipinupukol laban sa Pangulo at sa ilang miyembro ng kanyang pamilya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa resulta ng pinakabagong ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, 8 sa 10 Pilipino approve sa trabaho ni Pangulong Duterte at 8 rin sa 10 Pilipino malaki ang tiwala sa Pangulo. Hindi masyado nagbago yung kanyang approval at saka yung pagtitiwala sa kanya. Bagamat marami kaganapan nung panahon bago ginawa yung survey. Pero hindi rin ito nakakaiba doon sa rating ng mga nakaraang mga pangulo. Isinagawa ang Pulse Asia survey mula September 24 hanggang 30. Panahon kung kailan idinawit ni Senador Antonio Trillanes IV sa customs smuggling ang anak ng pangulo na si Vice Mayor Paolo Duterte at manugang na si Manny Scarpio. Noong panahon din yon, idinimanda at sinibak sa pwesto ang buong pwersa ng Caloocan Police dahil sa pagkamatay na Carl Angelo Arnaiz at Rinaldo de Guzman. Despite the multifaceted political noise, President Duterte is still the most approved and the most trusted government official in the Philippines today. Ang tanong natin ay sa pangkalahatan sa mga Pilipino, sino ang kanilang tinutukoy na dapat managot sa mga kaganapan na yan? Kaya may pagka matagal yung pagbaba, no? Nung nakaraang administrasyon, si Pangulong Aquino umigit sa 2.5 taon bago nagbago o bumaba yung kanyang approval rating. Nauna sa survey ng Pulse Asia, inilabas ang resulta ng SWS survey kung saan 18 points ang ibinaba sa net satisfaction rating ng Pangulo. Nakita rin na pinakamalaki sa nawala sa Pangulo ang Class E o ang mga pinakamahirap sa lipunan na bumaba ng 32 points. Pero sa Pulse Asia survey, para sa Class E pa rin, nakita ang 2 points lang ang ibinaba ng approval rating sa Pangulo at pinakamataas sa iba't ibang social classes. Hindi man kasing taas ang sa Pangulo, mayorya ng mga tinanong o 57% ay approve sa performance ni Vice President Lenny Robredo. 55% ang tiwala sa kanya. Si Senate President Coco Pimentel, nakitaan ang pagbaba ng 7 percentage points sa kanyang approval ratings. Si House Speaker Pantaleon Alvarez naman, bumaba ng 10 percentage points. Pinakamalaki ay binaba ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa -13% sa kanyang approval rating at 12% sa kanyang trust rating. Inaasahan na raw ito ng kampo ni Sereno dahil sa mga pag-atake naglalayong paalisin siya sa pwesto mula sa mga alegasyon na wala namang basihan. Pero magpapatuloy daw si Sereno sa kanyang trabaho at naniniwalang sa huli, babagsak din ang mga kasinungalingang ibinabato sa kanya. Dahil nga sa hindi masyadong nababalita at kahit na nababalita, hindi masyadong naiintindihan, no? Ng mamamayan kung ano ang gawain ng punong maislado. Well, posibleng may kinalaman niyan sa pagtugis sa kanya na itong mga ilang nagko-complain, no, sa impeachment. Wala raw nag-commission sa survey na may margin of error na +/-3%. 1,200 ang respondents ng Pulse Asia survey. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.